Magandang hapon mga bata! Kasabay ng pagdiriwang na ikasampung taong anibersaryo ng UNTV at sa paghahatid serbisyo publiko sa ating mga kapwa-tao, ay isinasagawa rin ang elderly empowerment na naglalayong bigyang pansin ang mga pangangailangan ng ating mga lolo at lola. Kids, alam nyo ba na ang ating mga lolo at lola ay kailangan din ng ating kalinga? Dahil sila ay matanda na, mahina na ang kanilang pangangatawan kaya dapat natin silang alagaan at mahalin. O kids, naalala nyo pa ba ang pinag-aralan natin noong nakaraang linggo? Ang mga basics sa paggamit ng lapis at pagguhit. Ipagpapatuloy natin ngayon ang ating pag-aaral sa mga ilang paraan sa pagguhit. Huwag nyong kakalimutan ang mga gamit natin ha! Ang lapis at sketchpad. Tara mga kids, simulan na natin! Kids, huwag nating kalilimutan ang napag-aralan natin noong nakaraang linggo. Sa pagguhit, una muna ay gagawa tayo ng light outline. Sunod naman ay heavy outline. Pa ang ilang paraan ng paglalagay ng shade. Stippling. Ito ay isang paraan na sa pamamagitan ng paggawa ng mga tuldok. Ito ay kahalintulad din ng hatching technique. Pero sa paraan na ito ay gumagawa lamang tayo ng mas maliit na guhit kaya nagmumukha itong parang tuldok. Karaniwang ginagamit ang ganitong technique sa pag-shade sa maliliit na parte ng ating ginuguhit tulad ng mata at sa iba pang maliliit na detalye ng mukha. Yan, tapos na! Ang ating mga lolo at lola ay nangangailangan ng sapat na pagmamahal at pag-aaruga. Kaya dapat maibigay natin ito sa kanila habang sila ay kasama pa natin. Ang lolo binong Diyos, marami pa tayong pag-aaralan. Kaya lagi niyo akong samahan para lalong mahasa ang ating kakayahan. Dahil tayo mga batang artistic!